Golden Boy Real Guide to Treasures. In this episode, we will talk about how to find caves, entrances, and tunnel for the hidden Yamashita treasures. A secret tunnel entrance can be identified by the treasure hunter simply by looking for pink or black and white marble coloring on the walls. Or a secret cave or tunnel entrance in the sheer rock face. The Japanese military put Japanese ceramic specialist from Ishikawa in northern Honshu in Japan in charge of sealing treasure entrances, using special clay from northern China mixed with washed marine sand, cement and local crushed rock and coloring would help blend and camouflage these entrances. Okay mga katiet, so merong isang specialist ng Hapon na kinuha si Yamashita galing sa Ishikawa, Northern Honshu ng Japan na ito'y eksperto sa paggawa ng pottery at sa pagmix ng mga semento, halo-halo na rin sa mga local rocks at nilalagyan niya ng coloring na parang pink na kanilang palatandaan na yan ang entrances. Kaya kung meron kayong makikita na medyo pinkish na kulay ng rock face or itong surface ng rock sa mga walls na parang cave tingnan, yan ay palatandaan na yan ay isang entrance na naka-concealed or nakatago. At ang mga sealed entrances na ito na nakatago ay naka-camouflage sa surroundings. Yan ay parang natural na rin na parte ng mga gilid ng bundok or gilid ng mga malalaking bato. Ang tanging palatandaan lamang sa sinabi ko kanina ay yung pinkish na parang marble tingnan na bato. Yun ang kanilang palatandaan. Alright, at yan ay matukoy nila guys sa pagbalik nila kasi meron silang iniwan dyan ng mga marker sa labas tulad ng mukha ng tao na ginuhit sa bato, ng pagong, ng mga araw at mga litra at kung ano pang nilagay nila doon tulad din ng mga footmark at mga shoe marker for treasure. Yan ay malapit lamang sa bunganga ng sealed entrance na kung saan ay akala natin ay gilid lamang ng bundok, ngunit pala yon ay merong sealed entrances na kinulayan nila ng parang pinkish na marble na hinalo sa semento at hinaluan din ng itong local rocks na makikita sa kapaligiran. Kaya totally camouflage. At paano naman natin malaman mga katiats na ang napasok natin na cavity ay hindi gawa ng nature. Meron kasing mga tunnel na gawa din ng nature tulad ng mga cavern, mga caves. Well, these are the things you look for or dapat makita nyo sa loob. Letter A, motorized winch and steel cable, mga kable, used to pull mining carts out of the tunnel system. Mga gamit na electrical like generator to power lightings, power mining drilling, equipments and telephone communication deep underground. Letter C, meron din siyang mga narrow gauge railway, yung maliliit lang na rilis ng train yung nakikita natin sa mga mina. At mga wooden sleepers. Okay, ang mga wooden sleepers, yan ay gamit ng Hapon kasi ang kanilang mga sleepers noon na hindi gawa sa guma, kundi gawa sa kahoy, yan nga ang tinatawag na bakya. Letter E, dead tree. Merong mga patay na kahoy. Bakit merong patay na kahoy, guys? Kasi sa baba ng kahoy na yan, nandoon ang tunnel at ang mga ugat ng kahoy na yan ay wala na siyang mapuntahan na lupa na itong mag-supply sa kanya ng nutrients. Ang mga ugat ng kahoy na napunta sa tunnel ay hindi na makasipsip pa ng tubig dahil nga sa tunnel na yon. Kaya namamatay, dead tree. Kaya ang dead tree ay, yan ay palatandaan na mayroong tunnel sa baba or cavity or cavern, mayroong void space sa baba ng kahoy kaya nga siya napatay. Okay, kaya ang mga dead tree ay treasure marker yan.
na nagtuturo na merong treasure under. Okay, ang tunnel, letter F, the tunnel itself, makikita nyo naman kung military design tunnel ay meron siyang mga liko na mga degrees, 90 degrees, at hindi siya smooth. Siya ay merong mga tool mark. Hindi tulad ng gawa ng nature na mga cavern, mga caves, cavity, na napaka-smooth kasi yun ay dinadaanan ng tubig. Ang tubig ang nagkukorte ng tinatawag na natural cavity of earth o itong tinatawag natin na cavern. At meron dito example guys of a diagram. Ito'y section diagram sa ilalim ng lupa yan ng Japanese constructed tunnel na natagpuan sa Luzon. Of course, nakuha diyan ang mga nakabaon item. E kung nakita nyo dito itong binilugan ko guys ng arrow ay ito yung bunker or big deposit. At ang lalim niyan ay 25 meters ang lalim nito, vertical. At nakita nyo meron siyang dalawang entrances. Isa itong dito na kung saan merong mga boulder. Kaya nga may vlog ako noon na ang malalaking boulder kapag yan ay nagtipon-tipon at nakapatong-patong, pwedeng sa baba niya ng entrance to the tunnel. Dito rin, sa bandang kaliwa sa baba, ay meron din entrance. Kaya kung ganito ang itsura ng bundok guys, sa ibabaw merong mga boulders na marami at sa gilid ay meron din, yan ay kaduda-duda na merong treasure bunker sa kanyang vicinity, sa kanyang area. At kung nakita nyo ay napakahirap pasukin yan. Ang ibig ko sabihin ay mahirap pasukin ang treasure bunker itong papunta dito guys. Kasi, of course, meron niyang mga nakaharang. At ang pinaka-sekreto lamang dyan na passage ay itong naka-slant or naka 45 degrees. Ito ay walang mga booby trap, ngunit pag dito tayo dumadaan ito, meron kang ma-encounter dyan ng mga booby trap. Itong mga gilid naman guys, ito ay mga giveaway. Ito'y pinagbaunan din yan at mga giveaway yan. At kung mapansin nyo guys, ang isa dito ay medyo ito ay mababaw lamang. Kaya kung tayo'y makatsamba dyan pagdala ng detector na makadetect hanggang 7 meters, ito ay pwede natin makuha itong isang giveaway dito, itong inukutan ko. Ngunit itong iba dito ay malalim na to, hindi na to ma-detect pa. Okay, itong parang payong yan ay ventilation guys, yan ang dinadaanan ng hangin. Supply ng hangin yon para makahinga ang tao sa loob. Ito naman guys ang mga types of tunnel layouts. Itong dito sa A ay zigzag at bawat corner or bawat kanto ng zigzag ay mayroong nakabaon na item. Ito yung naka-square na yellow. Sa letter B naman, ito yung typical treasure bunker nila na napaka-easy lang. Pagpasok mo dito ay makita mo na kaagad ang itong sabihin natin na concrete box na dalawa at exit ka dito. Pwede rin baliktaran ang exit ang gawing entrance and then ang entrance ay gawing exit. Yan ang letter B, typical Japanese tunnel. Ito namang isa, ito yung mahirap, yung mayroong ibinaon sa creek. Ito yung typical creek na layout. Itong dito sa walang tubig, ito yung giveaway at ang malaking deposit ay itong nasa gitna ng creek. At hindi na yan makukuha kasi napakalalim yan at merong tubig, natural water trap. Ang hapon, pag sila'y bumalik dito, kaya nilang hukayin yan kasi meron silang funding, meron nga silang giveaway muna na kukunin ito. At ang magiging pera dyan sa giveaway, yan igagasto sa pagkuha nitong malaking deposit na nasa gitna ng tubig. Okay, at using heavy equipment, pwede nilang makuha yan. Ito naman yung palagi kong sinasabi na anchor tunnel, itong letter D guys. Para siyang pundo ng barko at sa bawat dulo ng anchor ay nandoon ang item. Tig-isa yan. Ang bawat dulo ng anchor, mga katiets, ito ay tig-isa yan.
ng nakalagay dyan na deposit. Yan yung mga square na kulay dilaw. Sa letter E naman, ito yung tinatawag na central shaft na kung saan sa gitna ang daanan. Ito lamang, itong pinakagitna. And then, kumpleto ang lahat ng direksyon. Norte, south, west, east, ay mayroong laman. Dito naman sa letter F, ay tatlo ang deposito. Yun ang sinasabi na triangulation of rock or triangulation of treasure na kung saan mayroong tatlong nakabaon na deposito na nakatriangulo. At ang kanilang entrance ay ganun pa rin, nasa kalagitnaan nila. Kaya yung triangle na may itong circle sa gitna ay pwedeng yun ang marker sa mga ganyan na deposito. At bago tayo magtapos, never assume that tunnels are just straight. They were not. The Japanese military made them zigzag and wind in different ways. For defensive purposes, many tunnel floors hide secret trapdoors to other tunnel system running below the first. Always check for the hidden passageways, either in the tunnel floor or in the walls of the tunnel themselves. And that's it for today, folks. Maraming salamat mga katiyats for viewing. Don't forget to subscribe our channel and share. Thank you so much.